Mr. Chair, I wish to state for the record that when the President issued Executive Order Number 13, it is the humble submission of this representation. He legislated, he amended, he repealed the law, an act which violates the fundamental principle of separation of power. The executive should not encroach upon the power to legislate that belongs exclusively to the Congress. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Congresswoman Jinky Luis. Ayon sa datos, ang mga pogo ay nagumpisa sa taong 2003. Subalit ang paglaganap nito ay nagsimula noong 2016 sa simula ng pagkapangulo ni Duterte. Sa pamamagitan ng EO No. 13 na nilagdaan ni Duterte noong Pebrero 2017, ay binigyan ng kapangyarihan ang PAGCOR upang pangasiwaan ang pagbigay ng lisensya sa mga pogo. Effective today, all pogos are banned. Sangkatutak na problema ang idinulot ng mga pogo, maging lisensyado at maging hindi, tulad ng pamemeke ng mga dokumento, mga scam, corruption ng mga nasa gobyerno, money laundering at droga. Chair, I wish to invite the attention of Attorney Roque to Executive Order Number 13. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that for the very first time, the term online gaming was mentioned in Executive Order Number 13. This is something which is not mentioned, which is not provided in PD 1869, as well as in RA 9487. May I ask the resource speaker, when the President issued Executive Order Number 13, don't you think he legislated? I am unable to make an opinion because when I was a spokesperson, legal matters such as these are directed to the Presidential Legal Counsel or to the Office of the Solicitor General or to the Legal Office of the President under the Executive Secretary. My only knowledge of Executive Order Number 13 was in the last hearing when former Chair Domingo said that President Duterte regulated online gambling, no? Through Executive Order Number 13. But I am unable to give an opinion now, not being thoroughly familiar with the EO as well as the underpinnings behind the issuance of Executive Order Number 13. I'm so sorry, Your Honor, it's not within my field of expertise. I would assume that if ever there will be erroneous decisions on the part of the President, Attorney Harry Roque will be calling the attention and correcting or perhaps stopping the President from pursuing such erroneous action. Will the resource speaker agree to this? I do not think I had that function. I could only speak for the President. I could not actually countermand him. I could not correct him. He is my principal. But considering, Mr. Chair, that he is a lawyer and a spokesperson as well, pagka ho ba may maling desisyon ang Presidente, will you not volunteer your legal expertise to correct the President? Unless I am asked for my opinion, Mr. Chair, I will not volunteer, Your Honor. Mr. Chair, I wish to invite the attention of Attorney Harry Roque to PD 1869. This is described as the Charter of PAGCOR. And as a matter of fact, it defines what illegal gambling is. I also wish to invite his attention to Republic Act No. 9487, which extends the franchise of PAGCOR to another 25 years. Again, it defines what illegal gambling is. Ultimately, Mr. At dahil sa pagkakaugnay ng mga problemang iniimbestigahan ng Kongreso, ay nagpasya ang mga mambabatas na bumuo ng Quad Committee na mag-iimbestiga sa illegal na droga, EJ case, POGOS, PNP, at iba pa. Dito ay ipapatawag nila si dating Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Michelle Yang, at marami pang iba. Ayon sa mga mambabatas ay konektado ang mga POGO sa illegal na droga,
money laundering at iba pang krimen. Ilan sa mga korporasyon na konektado sa droga at sa mga pogo ay may mga parehong incorporators ayon sa kanilang napag-alaman. Dahil dito ay bumuo sila ng isang super komite na mag-iimbestiga sa lahat ng mga ito. Drugs. Pero pag-uusapan din kasi sa Quadcom yung pogo. May gusto ba kayong itanong sa dating pangulo tungkol sa pogo? Well, basically, we have heard dun sa committee natin no, that he issued Executive Order Number 13 transferring the authority of CESA to conduct yung mga online gaming to PAGCOR. And because of this transfer of the power from CESA to PAGCOR, nag-proliferate yung mga illegal pogos. Considering all the criminal elements that we have seen, no? Ano yung rationale why this executive order was issued? But of course, meron eh, di ba? But we have seen yung maraming elements eh, sa drugs, sa pogos, sa buying of properties, sa EJK, na a while ago we are trying to correlate each other. And sino yung pinagmulan ng lahat ng ito? There must be something on top of everything. Hindi naman pumasok itong mga elementong to ng ganun lamang eh. Diba? And probably, this is the objective of this committee to find out. Diba? Kasi aside from crafting the right bills na magiging batas, syempre yung ang pananagutan ng mga nagperpetrate nitong mga problems that we are now trying to solve. Anong particular question po yung gusto nyong itanong kay former President Duterte tungkol sa POGO, Congressman Dan? Well, actually, siyempre, mahirap sagutin yung ngayon na sasabihin na namin kung ano katanungan. Mm-hmm. We will just go with the flow. We'll be inviting him to shed light on all the issues pertaining do sa issues ng public order and safety. Na-compromise ba yung ating national security and yung narrative that we are gearing toward a certain and one specific country, and instead of trying to be impartial about everything in order to maximize yung benefits that we can get to those countries, those are the issues that we have to tackle eh. And there are common denominator that existed in all this problem that we have encountered. Isa lang ang common denominator sa buying of properties, mga corporations owned by Chinese. Yung mga drugs entered in our country, all Chinese. Yung pogos that we encountered a lot of criminal elements perpetrated by Chinese. Diba? These are all connected. And because of this kind of interconnection, the implementation of all these orders, nagbunga noong mga extrajudicial killings. Diba? That intertwined with drugs. Diba? Kaya marami tayong dapat itanong eh, na dapat maintindihan ng tao, dahil meron dito talagang yung pinuntahang isang pagpanig sa isang bansa at hindi pagpanig sa isang bansa. And I think the president is right on trying to put himself in a middle in order to maximize the benefits of the two countries. Kasi yun yung pinaka-outmost concern natin. Bakit tayo parang nandun, magiging probinsya na tayo ng China? Ito ba ay tinatawag na mind conditioning to all of us? There must be something on top that somehow controlled us. Yun lang. Last question na po. May timeline po ba kayo rito sa Quadcom ninyo? Hanggang kailan kayo mag-hearing? Walang... Sabihin po natin lahat ngayon dito, nakaumang doon kay Michael Yang. For example, in my committee, Eddie Tayang, etong si Willie Ong, konektado yung kapatid niya, ngayon dito sa Pogo, konektado doon sa, may isa pa, konektado sa Farmali. So, it is only the president, previous administration, or the past president that can answer this. Because nobody can answer with regards to the appointment, so-called appointment of Michael Yang. Di ba? As an economic advisor during that time. Eh, whether that is official, hindi ko nakita yung dokumento, but it was announced in public. And Michael Yang now cannot be found. Tapos, itong Michael Yang ngayon, konektado sa lahat.
Pogo drugs sa akin, sa komite ko, yung mga Chinese national na pretending to be Filipinos, yung mga tao doon, konektado sa kanya. So, who can answer this? I think nobody. Unless until we can catch up with Michael Young or President Duterte himself. Dapat malinaw kung ano talagang, kung sino ang mananagot dito sa national level. Kasi, as mentioned by Chairman Dan kanina, kaya kumalat yung Pogo dahil doon sa EO 13 eh. Ayon sa mga nakalap na ebidensya, sa pag-imbestiga ng iba't ibang komite ng Kongreso, tulad ng Committee on Public Order and Safety at Committee on Human Rights, ay napag-alaman na konektado ang mga illegal drugs, pogos, extrajudicial killings, money laundering, at iba pang krimen tulad ng korupsyon sa mga taong gobyerno mga kapulisan. Idinadawit din dito ang mga dating Duterte boys na sina Attorney Harry Roque, Pato de la Rosa, Michael Yang, mga matataas na opisyal ng PNP, at maging si dating Pangulong Duterte. Tara panoorin ang video. Paano nga ba nagumpisa at nagkaroon tayo ng mga pogo? Kayo nasa media, di po ba? And you have been members of the media even during the past administration. If you remember, ang centerpiece ng administration, the past administration is the war on drugs. I think we agree on that. And the reason why it was the centerpiece because alam po nila na dahil sa drugs, maraming krimen na nangyari. Lahat ng karamihan ng krimen, it's connected to illegal drugs. Yun ang dahilan. After the administration, yung past administration, I mean, marami pa rin remnants na gumagawa ng mali eh. For example, doon po sa nangyari sa San Juan, Batangas, yung tao, wala namang bypass na nangyari eh. Basta binarin na lang yung tao. That's extrajudicial killing. Doon sa akin sa Antipolo, nag-idnap sila ng tao dahil itinuro lang ng isang asset nila. Yung bata, college student sa Fatima, nasira tuloy yung buhay niya dahil nakakulong. So, I think, kung titingnan po natin, lahat po nung aspeto ng mga committee na ito ay nag-originate doon po sa isa, yung sa illegal drugs. So yun po ang dahilan kung bakit kami nag-isip na dapat a committee or a quad committee, ito na lang ang maghihir nito para makorrelate lahat. Ang hirap pong magtagpi eh, kung hiwa-hiwalay po kami. Marami pong salamat. So yan, my second question po. What is your opinion? Anyone can answer naman po. What is your opinion on views that drug war victims can, the relatives of the drug war victims can use these proceedings for their complaints at the ICC? Do you prefer this po, or do you agree with this, or do you prefer that cases should be filed here locally first? Okay, itong hearings natin ay public hearing, no? And since this is the nature is of public, because of public interest, therefore records of such hearings will be of out in the public. So anyone can use the transcript or maybe even records of the hearings, no? As to how they're going to use it, hindi ho namin sakop yon. If the ICC would want to use this, it's up to them, no? Eh, kasi nga, public record na ito. Kung ano yun, kung makakatulong sa kanila o hindi makakatulong, it is up to them. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at mag-share ng video. Hanggang sa muli.